sa mga sambayan ng Pilipino, mga kababayan, makinsa, makibilang, ito po, ang bilang Pilipinas sa UGV 2022 National Election Coverage. Eh, siyempre, Luzon, Visayas, Mindanao, siyempre po yung mga nakatutok sa atin sa iba't ibang panig ng mundo, Alvin, na itong bilang Pilipinas, ito yung programa kung saan yung mga nag-a-apply na aplikante ng mga tumatakbo ay kailangan natin ipakilala sa sambayan ng Pilipino. Ano-ano nga ba ang kanilang mga plano? Nararapat na kinakailangan malaman ng ating mga kababayan kung sino nga ba ang karapat-dapat nilang ihalal na susunod na magiging leader ng ating bayan. O, sapagkat kung dinigan natin, Alvin, po yan, yung usapin ng korupsyon nandun pa rin. Actually, kanina sa pagulat ako, meron akong Lexus na nagparado sa akin. Hindi ko alam kung kanino nang galing yun. Basta galing sa garahe mo. So, ganun lang pala ang kalakaran. Ano? Pagka ikaw ay sa ahensya ng government, pagka gusto kong padalahan ng Lexus, pwede. Siguro sana ito, itong dalawang ito, padalahan tayo ng Lexus dito. Makakasama po natin mamaya-maya lang po ang dalawang tumatakbo bilang senatorial candidate sa 2022 election this coming May. No? Talaga nalalapit natin yung election fever, Alvin. Talagang kung titignan natin, kung matanood ka ng TV at social media, hitik na hitik yung mga political ads. Sa ibang issues kumpara sa COVID-19 itong election 2022, no? Ito yung parang pinaka-inaabangan ng ating mga kababayan. At ngayong araw po, makakasama natin ang dalawang senatorial aspirant ang nag-a-apply bilang susunod na maging senator ng ating bansa. Kung sino po ang ating mga guest, panoorin natin ito. Yun! At Mr. Mayaman Challenge ng kanyang mga natulungan. Pansalipunan. Sa panahon ng pandemya, hindi natakot at sanhanig. Ipinahagi ang ganyang tinatamasa. Sa kanyang pagpasok sa mundo ng politika. Ang tinaguriang pandemic hero, Mr. Mayaman Challenge, ang tunay na tumutulong walang iba kundi si FLM Francis Leo Marcos. Kasi kukuha nilang natin yung kay Boss FLM. Ayan. Yung kay Boss FLM. O, diba? Tumutukon naman ng entrada sa ating pandemic hero. At ito nga si Francis Leo ay talagang nakulong, no? Yeah. Oh. Ang nag-file ng COC, ma'am, paano kaya siya mga kampanya sa kabila ng si Francis Leo Marcos ay nasa loob ng kulungan po? Marami namang volunteers si Francis Leo Marcos. Marami siyang mga sa kanyang pangangampanya through social media and then sa pag-iikot. Paano yung magiging sistema, ma'am? Like for example, magsimula na yung campaign ni FLM. Paano yung magiging sistema ng kanyang election campaign? Halos lahat kasi ngayon sa social media na. So, mostly sa social media and then yung mga tao niya, kung hindi pa siya nakakalabas by that time na pwede na mangampanya, yung mga tao niya talaga ang iikot dahil maraming sumusuporta kay Francis Leo Marcos. Apo, ang binabanggit mo ba, Atonya, ito yung mga supporters ni Francis Leo kung saan alam naman natin na yung unang pagsalbo ng pagputok niya doon sa social media, talagang milyon-milyon yung naging tagahanga niya. At the same time, maraming tumanggap doon sa mayaman challenge niya. Ito ba yung mga supporters na binabanggit natin, Atty? May mga organization din na bumuo para tulungan ng tulungan si Francis Leo Marcos. At pagpatuloy ang kanyang advocacy. Ano yan, Atty? Luzon, Visayas, Mindanao. Kasi parang napansin namin, mas maraming mga OFW ang naniwala kay Francis Leo dito. Hindi lang dito sa Pilipinas. Sa buong mundo, maraming
sumusuporta kay Francis Leo Marcos at nagpadala sila ng mga intensyon na tutulong sila. So ibig sabihin, ito yung ang karamihan na nagsulong kay Francis Leo na tumakbo siya. Ito mga supporters na to. Yun ang naghikayat sa... Ang naghikayat talaga siya. Dati na, ayaw niya talaga. Last minute, bakit hindi? So, hiling ng mga taga-supporter talaga to. Oo, pinagbigyan niya para hindi ma-disappoint yung kanya mga supporters dahil ito yung paraan para mas lalo niyang magawa yung kanya mga plano na pagtulong sa mga kababayan natin. This is not the first time sa history ng Pilipinas na mayroon nag-file ng kanilang Certificate of Candidacy habang nasa loob pa ng pitan. Anyways, mga kasama din po natin ngayong hapon ang tinaguriang Mr. Ayan, ano po tayo ulit ha? Scare me at wait lang. Ikot tayo ulit. Yung mga salita lang ni Attorney Johnny ang ano natin. Ayan, ayun yung isang senatorial candidate pa si Sir Ariel Pinim. Yan. Ayan. Tumakbo ka? Actually, hindi ho. Ang nangyagulo, sabi ko, hindi na ako tatak. Kasi nung sabi kong hindi na ako tatakbo, I will support na lang sila kung sino-sino man nasa transport. Mas importante, galing sa transport yung... Support rule. Kasi alam naman natin madami yan at malaki yan. Yes. From UB Express. Ang laking problema. So sila... Yes, di ba? Galing ka, Tony Sumaga! Yeah! Lalo na mamaya. Mas malulong ka kayo. Yes, kung talagang susuporta lang. When I was a secretary, 9,000, may 9,000, meron tayong... Attorney, ha? Kay Attorney Bastido po ang amin. So up to now po, pinaglalaban pa rin natin yung karapatan ng mga... Sabi ni Mami Paisa's Heart, hindi ako nagkamali. Unang lumabas si Sir FLM. Nag-follow ako until now, nanonood lang ako lagi. Bihira lang ako mag-comment sec. Of new era, Senator Francis Leo Marcos! Alam mo, ang sarap-sarap pagka sinisigaw ang pangalan ni Boss FLM. Diba? Uy, may effort. Sabi niya, bobo ka talaga yan, ma. Alam mo, kung bobo ko, mas gugustuhin kong maging bobo kaysa maging katulad mo na basher. Na walang ibang ginawa o hindi manggulo. Boy, bravo. Wait lang. Ayan dyan si Boy Hongkong. Ang dami daw tanga. Isa ka na dun sa tanga. Kasi nandito ka eh. Tanga pala nga may anong ginagawa mo dito. Diba? Ba't nakikijoin ka? Kasi gusto mo rin maki-update na. Wait lang mga basher. Mamaya na kayo. Busy kami kasi merong interview ang aming magandang Attorney Johnny Corocho Vestido. So show some respect naman mga basher, tumuwad muna kayo dyan, okay? Wait lang. Ng mga drivers natin dahil doors, doctor, hindi nila maipaliwanag kung paano nila bibigyan. Puntong buo tayo ng... Yan lang po ang ano talaga kapag yung ano tayo almost 18 million no ang utang sa isang sector lang yon sa buses lang. Yes, how about yung mga modernized jeepney, yung mga traditional jeepney natin? So, yun ho yung hanggang ngayon na gusto natin ito. Yun ang kanyang iba priority. Yes. So, siyempre na naman natin, sabi nga kami nag-uusapan kasi natin yung pandemic. At unang naapektuhan, sabi mo nga, yung mga manggagawa, yung mga mahihirap. At doon nga, yung mayaman challenge ni Francis Leo Marcos, ma'am. Ngayon, di ba, sabi mo nga, mayaman challenge. Sa tingin mo, ma'am, itong mayaman challenge ni Francis Leo Marcos, timing kaya, ma'am, na kung sakaling mauupo siya sa Senado, eh yung lahat ng mga mayayaman ay dapat niyang hamunin na magsama-sama para tulungan yung mga talagang naging biktima ng pandemya. Oo naman. Opo. Yung mayaman challenge talagang talaga yan eh. Oo. Malaking impact. Kaya nga din siya talaga nakilala nung panahon ng pandemya dahil maraming tumugon. Although may mga offering, pero maraming tumugon at marami din marami din talagang naantig ang puso dahil
Marcos. Kaya nga siya nabigyan ng awards. Yeah. Oh, at saka malakita namin yung dami ng support na binibigyan niya. Sabi nga nasa kanina doon sa ating ginawang OBB na mayroon tayo sa kandusak na sinabigay. Tapos, oops! Wait lang, mga ka-FLM. Eh, baka na mga kasalampak na kayo kagad dyan. Huwag po natin kalimutan ni Shea. Kasama pa po natin ang ibang mga ka-FLM natin. Siyempre, sa pag-share po natin, huwag po natin kalimutan na itag ang ating mga friendships sa Facebook, ah, di ba? Yeah, siyempre po, pagka mag-share po kayo, pag mag-share po kayo, itag nyo po. Pagka iPhone po ang gamit ninyo, meron po kayong 99 na friends na pwedeng i-share. At pagka Android naman po, meron po kayong 50 na mga ka-FB, ayan, na pwede nyo pong i-share. So ayan po, para po masabay-sabay po nating mapanood ngayong hapon, alas 3, diba, ng hapon, ang init ng balitaktakan, diba, sa interview nila Attorney Johnny Garocha Bastido at ni Dr. Danilo, mga has. Ito sabi ni, wala siyang pangalan sa Facebook user. Sabi niya, "You are the best of the best, Sir Francis Leon Marcos, and God's angel for the poor and indigent people. God guides us. God guides and protects you wherever you are and wherever you go. God is be with you always. Thank you so much." God guides. Pagka makakasunod, diba? O, jiba? Share po natin, dali! Yung mga basha na pang ginagawa nyo dyan, magsituwara na kayo! Diba? Tuwad-tuwad din pag may time, ah. Tanghaling tapat, ano pag inaantay nyo dyan? Share nyo na po, ayan, para po mas marami po ang makapanood nitong ating pong ginagawang live stream. Ayan po, galing po yan sa EuroTV News. 1 hour ago lang po yan, ha? Kaya sobrang init. Mami Ami Sambitan, mega love, shout out! Ayan, Tatay Gob Stewart. Ayan, tuloy po natin si Doc, mga has. Naging maingay siya. So tingin mo, ma'am, yung dahilan ng kanyang pagkahulong, yung mga oligard na hinamon niya, ang naging dahilan kung bakit siya... Hindi ko masasabi na yun ang dahilan. Pero simula noong kasing hinamon niya yung mga mayayaman, doon nagsimula eh, hinalungkat yes. ng NBI yung kanya mga kaso. Kahit oo. Sobrang mga matatagal na. Matagal mga, na panahon na. Oo. May mga kaso din na itinatanggi ni Francis Leo Marcos na sa kanya. Yun, binuhay yun ng NBI laban kay Francis Leo Marcos. May mga yes. na-offensya, pero mas madaming natulungan at mas madaming apo. Natuwa. Apo, tsaka isa lang, ma'am, sabi mo nga kanina, mayaman challenge. At siyempre, yung kanyang mayaman challenge, ang unang ang nagbeneficiaries niya, yung mga mahihirap. At patuloy ang tanong mo sa kanya, sa tingin mo, ma'am, tapos sapat ba yung bilang ng mga supporters ni Francis Leo Marcos para makuha niya, mapasama sa doon sa tinatawag na top 12 natin? O yan! Siyempre, sasagot dyan! Ang sasagot dyan ng mga supporter ni Boss FLM, sapat ba na makuha ni Boss FLM o makapasok siya doon sa top? Siyempre, sabi ko nga po eh, itong nasa SoftMail, itong mga nasa Facebook, itong mga nasa YouTube, diba? Iilan lang po ito. Kumparma dun sa mga tao noon pa 20 years ago na nakadaupang palad na ng ating pandemic hero. Iilan lang po kami dito, pero ang mga tunay na mga solido, silensyo supporters ni Boss FLM ay wala sa SOCMED. Diba? Naniniwala po ba kayo dyan? Na ang mga solid supporter na nagmamahal at nag-aantay kay Boss FLM ay wala pa po sa SOCMED.
Dahil silensyo lang sila. Nakatahimik lang sila. Pero sa araw na kinaabangan ng lahat, inaantay ng lahat, pagkayan ay inilabas na dito sa mansyon. Doon niyo po makikita kung gaano kahalimaw ang lahat ng mga nagmamahal sa ating nag-iisang pandemic hero! Dahil sobrang dami po nila, I swear. Sobrang dami po. At malulunod po kayo. Tingin niya ba? Oh, very confident. Ang daming mga mahihirap na yun eh. Ang daming supporters ni Francis Leo Mark. And then, yung kanyang programa talaga, para sa mahihirap, yung nakafocus siya sa agrikultura kasi nakilala siya sa pamimigay ng mga bigas at ipagpapatuloy niya yun dahil timing na yung pandemya, maraming nawala ng trabaho. Magpatuloy siyang magbibigay ng tulong sa mga mahihirap. Para talaga sa mahihirap ang kanyang mga programa. And speaking of tulong, ma'am, na-cover namin yung mga outreach program ni FLM. Saksi tayo din actually, di ba? Yes. And parang daw nagkakamali, tayo unang naglabas ng mga programa ni Francis Leo Marcos eh. Opo. And to give us an update, ma'am, patuloy pa ba, ongoing pa ba yung kanyang outreach program sa ating mga kababayan? Kasi ito yung humanitarian deeds na parang advocacy din po ni FLM. So, anong update, ma'am? Continuous pa ba siya? Meron pa ba siyang natutulungan? Paano po? Patuloy pa rin yan ng programa ni FLM, yung kanyang humanitarian sa pagtulong, pagbigay ng mga bigas. Kahit nasa loob siya ng kulungan, marami pa rin siyang natutulungan dahil mas inuuna niya yung kapakanan ng mga kababayan natin. Kaso, yun talaga ang kanyang priority. Ibig sabihin kahit ang kulungan, nagpapatuloy pa rin yung mga magandang ginagawa niya. Oo, saka marami pa rin tumutugon sa mayaman challenge. Kasi meron yung mga kababayan tayo nakakaluwag, may extra money sila. So, tumutulong talaga nila. Support. Sa ngalan ni Francis Leo Marcos, tumutulong talaga sila. Yes. Alright, so siyempre dahil po tayo live na napapanood sa ProEuro TV sa bilang Pilipinas, makakasama din po natin bilang mga magtatanong sa ating mga bisita ngayon. Ayan na yung mga magtatanong. Sa City University at sa Bulacan State University at makakasama din natin ang Trinity College University at may mga ilan din tayong field reporter ng Euro TV Philippines para lalo po nating mahimayan at syempre ang pinakamalaking bilang ng boto ngayon yung mga millennials natin at kung tawagin yung mga estudyante kaya isinama natin dito ang tatlong malalaking universidad, ang Trinity, ang Quezon City Universities at ang Bulacan State University. Pero syempre yan, kasama rin natin ang mga reporter ng Euro TV. Ang unang magtatanong ay si Zay Soriano. Zay? Hello, good afternoon po. Zay Soriano po, reporter from Euro TV News. My first question will be for Attorney Carocho po. So ma'am, before po naging malaking issue din po yung mayaman challenge ni Mr. FLM and they said na itong mayaman challenge ay marami ding natulungan pero sabi niyo nga kanina, marami rin po ang mga kababayan natin or mga against sa kanya na na-offend. So nitong October 8 ma'am, nakita po namin na meron pong post ulit sa FLM page na this mayaman challenge is still continuing. So ma'am, gusto ko lang po sanang linawin yung mostly of the comments kasi or some of the comments nagsasabi na itong mayaman challenge na to ay ginagamit raw po ni FLM para makapag-ipon sa darating ng election 2022. Hindi natin mapipigilan yung iba na mag-isip na ginagamit niya to para sa kanyang kandidatura. Hindi natin makakontrol ano ang iisipin ng ibang tao. Ang tingnan na lang natin, maraming natutulungan. Kahit naman may intention ka, hindi naman masama na magkaroon ka ng political ambition o makatulong dahil ito yung platform mo para makatulong. Mas malawak ang matutulungan mo kung makakaupo ka sa pwesto. Saka, it's not a bad thing if you have a political ambition, right? Gusto ko lang po linawin kung totoo po ba or hindi na itong mayaman challenge na ito daw po ay scam. Hindi totoo yan. Kami mismo nakita namin yung pamimigay ng mga bigas dahil kami mismo ang nag-abot. Nakita din naman yun ng mga tao na mahirap din i-organize. Kung scam yon, mahirap din mag-gather ng mga tao at sabihin na stage lang yon. Eh hindi yan. Makikita din na
ng mga tao kung scam yan. Dahil maghahakot ka ng mga tao, bibigyan mo ng bigas, hindi yan pupunta sa location kung alam nilang wala silang matatanggap. At sila mismo ang magsasabi, wala naman kami natanggap yan. So far, walang magsasabi ng ganon. Yung mga bashers lang na wala naman doon sa location. Nakita na, nakita nyo mismo yan. At totoo yan kanya mga pamimigay. At kahit ano pang sinasabi nilang intention dyan, ang tingnan natin yung natulungan. Ang dami na natulungan at napakain ng panahon ng pandemya. Kaya nga po, kaya ko po sinasabi bilang host na saksi kami sapagkat ayaw mo natin mamaling yung mga tao. Doon tayo sa tama. Kung sino yung nakakita na tatagang totoo, dapat okay tayo. Yung mga hindi kasi nakakita, sila yung nagsasabi na scam yan sapagkat hindi nyo nakita. Lang natin para yung salita kasi scam medyo mabigat, no? Kaya kailangan i-justify natin na ang scam at ang Euro TV Philippines ay naging bahagi kung paano nakatulong sa mga community, especially during the pandemic, si Francis Deo Marcos. Alright, may follow-up kaso nga pa, sir? Bali, yung next question ko na po, naman po ay kay Sir Ariel Pilim po. Sir, meron po tayo ngayong bagong labas na Republic Act 10930 or 10930. Sir, this means na yung mga driver's license ba nila? Naiusog po natin ulit, ha? Marami sa atin naghahanap buhay. Nakita kami. Ayan, usog lang po natin. Dahil po kami po excited na. Excited na excited sa mga sagot ng ating pandemic attorney Johnny Carrocha Vecino! Ayan! Press one po sa lahat po ng mga super duper, talaga ng mga elibs na elibs, no? Kay Atty. Johnny Carrocha Vestido sa kanyang mga matatamis na sagot, oh, diba? Malinamnam! Diba? Press one sa lahat ng mga proud sa ating pandemic attorney! Oh yeah! My first question po is, by the way, good afternoon. My first question is for Mr. Lim. Sir, gusto ko... Yung sarili mo... ...is na kinakailangan mag-undergo ng comprehensive driver's education. For Ms. Carrocha naman po... Ito, natawa ako dito. Sabi ni Ganda, for Ms. Carrocha naman po. For Ms. Carrocha naman po. Sabi nung isang host, excuse me, Attorney Johnny. Attorney, not Miss. Please address her as Attorney. Grabe. Wait lang, ganun kahaba. So ibig dapat sabihin, ilang oras ang isa? Kang nag-handle, wala kang violation para mapuntang 10 years, bakit kakailanganin mo pang mag-seminar ng ganung kahaba? Ibig so dapat sabihin, ilang oras ang isa tandak seminar? May mga kilalaman sa Okay, upuri ito yan. Sige po. Alright. Kanina ma'am, sabi niyo po sa FLM ay para sa mga taong may hirap. Kang nag-handle ng ganung kahaba. Alright. Oh, 5 hours. Oh, limited na kasi oras natin. Okay. Catherine Landicho. For Ms. Carrocha naman po. Attorney Carrocha. Uy, kasama natin sa loob ng studio si ano, at Secretary Tugati. Mamaya, uupo rito yan. Sige po. Alright. Kanina ma'am, sabi niyo po sa FLM ay para sa mga taong may hirap at ang mga tutulungan niya ay mga taong may hirap. Anong batas kaya ang maaaring gawin ni FLM para matulungan yung kahirapan na kinasasablak ka ng mga kababayan nating Pilipino ngayon? May mga kilalaman sa agrikultura. Yun ang kanyang main platform of government. Bukod sa agrikultura, marami lahat ng field. Meron siyang mga plano na isubmit yung kanyang plans of yung platform of government sa COMELEC. Pero ang pinaka talagang main project niya yung agrikultura. Dahil nakilala siya sa pamimigay ng mga bigas. Yes. Kaya pagpapatuloy niya yon tungkol sa mga batas na magpapaigtin sa ating agrikultura. Tsaka ang isang natatandaan ko dyan, yung bago-bago pa lang si Francis Leo Marcos, yung kasama dyan sa Mayaman Challenge, parang gusto niya na magkaroon ng proper declaration yung mga mayayaman, yung kanilang binabayaran regarding sa tax, para yung kanilang mga tax na binabayad na sapat ay talagang dapat napupunta dun sa mga mahihirap. Kaya nagkaroon ng Mayaman Challenge kasi nakita niya na parang
ang during the pandemic, yung mga mayayaman, yung mga mandang, yung mga mahihirap. Mahirap pa rin. Yung mahirap lang. Follow-up question? Wala na? Alright, ang susunod po natin magtatanong, Alvin, paglalam mo na. Ang susunod magtatanong po ay mula sa Bulacan State University, Mary Tulod. Mary? Ayan, good afternoon po. My first question po is for attorney. Base po sa mga articles, ma'am, maraming kababayan po natin ang nagre-react na bakit pa raw po tatakbo si FLM kung nakakulong at patong-patong na kaso naman ang kinakaharap. Maaari niyo po ba itong pabulaanan, ma'am? Hindi naman patong-patong. Ang isa na lang ang kinakaharap namin na mabigat na kaso niya, yung anti-human trafficking, and confident naman kami sa kasong yon dahil hindi pa naman siya convicted criminal. Meron pa rin siyang presumption. Oops, wait lang. Narinig niyo ba yung narinig ko? Mga ka-FLM, narinig niyo po ba yung narinig ko? Yung narinig ko, narinig niyo po ba? Yung totoo. Press 1 nga po. Kahit nagtatype ako dito, may narinig ako eh. May narinig ako sa sinabi ng Attorney Jonica Roger Bastido. Narinig niyo po ba yung narinig ko? Narinig niyo po ba? Pareho po ba tayo ng narinig? May narinig talaga ako, promise eh. Ano yung narinig niyo? Aha! Aha! Patong-patong daw, patong-patong! Patong-patong na kaso, bakit pa daw tatakbo? Sabi na Attorney Johnny! Ulitin natin kung ano'y sagot na Attorney Johnny, ha? For attorney, base po sa mga articles, ma'am, maraming kababayan po natin ang nagre-react na bakit pa raw po tatakbo si FLM kung nakakulong at patong na patong... patong... Kung patong-patong, bakit tatakbo at kung patong-patong? Ano yung patong-patong? Pag sinabing patong-patong, ito po ay yung hindi na, alam mo yun, hindi na magkadaugaga. Yung abogado, yung mga abogado, hindi nyo po ba nakikita kung gaano po ka-fresh, kung gaano ka-gorgeous ang abogado ni Boss FLM? Siyempre kung stress yan at marami talaga yung problema kay Boss FLM, hindi ganyan kaganda ang kalalabasan ni Attorney Johnny! Miss Mary Tulod ng Bulacan State University. Siyempre, tanong lang yun. Siyempre, sumasagot lang din naman tayo bilang mga YouTuber, diba? Yan ang kagandahan eh. Diba? Itong mga to, ano sila, dyan sila sa mga media, no? Sila yung mga pagka nagtatanong at sumasagot, talagang very formal. Diba? Talagang, talagang formal, formalan, brother. Kaya hindi tayo pwede sa ganyan. Pang-YouTube tayo, Brad! Pang-YouTube! Diba? So ito siya yung nagtatanong. Patong na kaso naman ang kinakaharap. Maaari niyo po ba itong pabulaanan, ma'am? Ayan, syempre sasagutin dyan ang ating pandemic attorney. Attorney Johnny Carrocha Bastido. No! Syempre press one dyan. Press one. Diba? Press one kung ano ba yung magiging... Sound check. Mic test. Wait lang po ah. Bumigay sa akin na naman yung B8. Thank you.
Kaya nga eh. Kuya Ernie, nabitin ba kayo sa V8 ko? Ayan, rinig niyo na po ba ako? Press 8 kung rinig niyo po yung audio natin. Pati po yung V8 natin, yung sounds natin, naririnig niyo po ba? Press 8 po, please. I need your answer, please. Alright! Sabihin natin si ate. Alright, okay, te. Ate Marley, tuloy mo yung tanong mo kay Atty. Johnny, ate, ha? Hindi naman patong-patong. Ang narinig niyo yun? Narinig niyo ba yun, mga basher? Hindi naman patong-patong. Katulad ng sinasabi niyo na merong 100, may 20, may 50, may 40, may 30, mga unggoy. Abogado po ang nagsasalita. Hindi naman patong-patong. Diba? Ano yung sinasabi ninyo? Ano yung mga pinagkakalat ninyo? Nasaan ang mga ebidensya ninyo na patong-patong? Sa mga basher na nagwawalwal sa Sokmed, okay, kaulaw-law! Oh, Manuel Mejorada! Jared, nasaan? Nasaan ang mga ebidensya ninyo na si Boss FLM ay merong patong-patong na kaso? Aber? Pakilabas nga po. Diba? Yan ang hirap sa inyo, ang hilig niyong magpalaganap ng mga fake news. Diba? Nagbibigay kayo ng maling impormasyon sa mga tao. Diba? Ulitin natin ito ulit. 343? Oo. 347? Yung sagot ni attorney, kailangan ito makapture natin ito. For attorney, base po sa mga articles, ma'am, maraming kababayan po natin ang nagre-react na bakit pa raw po tatakbo si FLM kung nakakulong at patong na patong, patong-patong na kaso naman ang kinakaharap. Maaari niyo po ba itong pabulaanan, ma'am? Hindi naman patong-patong. Ang isa na lang ang kinakaharap namin na mabig... Narinig niyo yan? Isa na lang! Isa na lang! Sa dinami-rami ng pinatong-patong! Pinagpatong-patong! No? Victor Lorenzo! Isa na lang! Sige, dagdag pa, Victor! Ha? Hindi ka talaga tumitigil, Victor Lorenzo. Ano nangyayari sa iyo? Na tayo magtatanan ng aming pandarikiro. Ha? Isa na lang daw. Si attorney mismo nagsabi. Isa na lang. Iisa na lang. Itong pabulaanan, ma'am. Hindi naman patong-patong. Ang isa na lang ang kinakaharap namin na matigat ng kaso. Karapatan niya pa rin. Mula sa Bulacan State University. Sarap pakinggan. Mary Tulo. So, ulit-ulitin yun. Good afternoon po. My first question po is for attorney. Base po sa mga articles, ma'am, maraming kababayan po natin ang nagre-react na bakit pa raw po tatakbo si FLM kung nakakulong at patong na patong, patong-patong na kaso naman ang kinakaharap. Maaari niyo po ba itong pabulaanan, ma'am? Hindi naman patong-patong. Ang isa na lang ang kinakaharap namin na mabigat na kaso niya. Yung anti-human trafficking. And confident naman kami sa kasong yon dahil hindi pa naman siya convicted criminal. Meron pa rin siyang presumption of innocence at karapatan niya pa rin tumakbo. Iba kasi pag nasa gobyerno ka, mas marami kang matutulungan. Mas malawak ang iyong network, meron kang talagang kakayahan, powers. Yes. Iba yung private citizen ka, and then nakaupo ka sa government. Mas maisusulong mo ang iyong programa. Apo. Okay, ma'am. Ano po sa tingin niyo yung mga paraan or paano mga ngampanya itong si Sir Evelyn? Gaya ng sinabi ko kanina, ang way na ngayon ng pangangampanya dahil meron nga ding pandemic through social media. Yes. Noong nakilala si Francis Leo Marcos sa social media at dito din siya mga ngampanya. Bukod yung sa pag-iikot ng kanya mga tao, kung papalarin, bakit lumabas ang decision ng Court of Appeal sa kanyang kaso, makakapagkampanya niya. Claim na natin yan, attorney! I-claim na natin yan! Woo! Sarap ng
sinabi ni Atty. na yun, no? Ang sarap. Kung papala rin. Kung papala rin. Si Boss FLM na mismo. Ang iikot. O, di ba? Ganun kasimple, ganun kadali.